What's up guys? Dashi Vinci here for today's vlog. Pero tayong tetest ride na Yamaha MT-15. To be perfectly honest, first time kong gagamit ng ganitong klaseng motorcycle. Kasi dati na rin ang owner ng Yamaha R15. Yan, ito naman MT-15, yung naked version or yung street bike version ng Yamaha R15. So basically, halos same sila ng chassis, swing arm, suspension, engine. Yes, same na same sila ng R15. Ang pinakaya pa lang nila, itong si MT-15 is naka-design for street riding purposes. Bracket ni R15, alam ko, 48 ang likod. Whereas si MT-15 is 52. Quick specs muna tayo. Upside down fork, street type na handlebar, 155cc single cylinder engine, single overhead cam lang siya. Yung swing arm banana type. Ang mags is, as far as I know, 3.5 ang likod, 2.5 ang harap, na merong nakakabit na 110x70 front na tires, 140x70 naman sa likod. Ang headlight niya is yung talaga pinaka uniqueness niya. Meron siyang projector, at the same time meron siyang mata. Kumbaga meron siyang mukha, para siyang MT-03. Diba? Para ito yung baby brother ni MT-03. Quick revelation na rin guys, nakita niyo yung title, labasan niyo yung thumbnail. And yes, this is my new bike. Bagong motorcycle ko to guys. Pero mamaya ako na-explain kung paano napunta sa akin to. Kaya bigyan ko muna kayo ng ride impression kung kamusta tong motorcycle na to sa cornering. Dito tayo ngayon sa Ternate, Cavite. Woo! Grabe, lakas ang atak. First corner. Sheesh! Ha-hoo! Ito gusto ko sa mga ano, street naked bike eh. Ang lakas ang atak. Kahit 155cc lang sila. Tapos halos pala sila na MT-03 ng handling tsaka riding posture. Grabe, umatak pa rin oh. No? 155cc suspension, medyo may kalambutan. Design siya for street riding talaga. Pero pwede nyo naman siya ipang cornering kahit na for street bike purposes siya. Kanyala, hindi siya katulad ng ibang sports bike na matitigas ang suspension. Kasi yun talaga yung design naman ngayon eh, for cornering talaga. Usually yung mga naked bike katulad nito, na-design talaga sila for street riding. Kaya yung suspension nila nasa malalambot. Pasensya na nga pala, medyo sumisigaw ako guys. Kasi hindi ko alam kung maririnig nyo ako. Iba na kasi yung microphone ko ngayon. Yung purple panto ko kasi nasira na. Ganda talaga ng handling ng bike na to. Yun nga lang, medyo malambot ang kanya suspension. Pero maganda dito sa bike na to, may slipper clutch. Kaya pa nagda-downshift ako, hindi nag-skid yung rear tire ko. Wala pa nga pala tong ABS. Pero so far so good naman yung brakes niya. Functional naman. Napapahinto naman niya ako pag gusto ko huminto. Binibigyan pa rin niya ako ng confidence na mag-brake. Ganda ng handling oh. Para lang talaga naka MT-03 sa bike na to. Kaibahan lang yung engine. Mas malakas ang engine ng MT-03. Woo! Kahit na single overhead cam lang siya, may ibubuga talaga tong bike na to. Tapos vibration, halos wala siyang maramdaman maliban sa handlebar. Pero sa buong chassis, sa buong katawan ng bike, halos wala akong maramdaman na vibration. Ito rin kasi kaibahan ng mga big three na motorcycle brands when it comes to refinement ng kanilang motorcycle. Balik tayo. Happy ulit. Grabe, makina na ito. Gustong-gusto talaga ibirit. Napaka-relax talaga ng handlebar, ng riding posture ko. Downshift to third gear, south side corner. Brakes, brakes, then counter steer.
counter steer, body position sana, kaso wala tayo slider. Hirap na. Tsaka stock tires din kasi to guys, kaya inay-inay lang tayo. Brakes, counter steer. Let's go! Brakes, counter steer. Tingin sa dulo ng order. Woo! Solid bike! Hard brake, then counter steer. Ayan nga na, may kalambutan yung suspension niya, kaya medyo delay yung pagpalit ko ng ano, direction. Hinahabol pa na suspension yung pagpalit ko ng direction. Grabe, lakas. Pili ko talaga, naka MT03 lang ako. Kaya ang daling dalhin eh. Hard brake kasi downhill, sharp na downhill. Approaching last turn. Tuwing Sunday may mga namimitik dyan, kaya pag marating kayo dito sa last turn, pumorma na kayo. High RPM, tapos downshift, slipper clutch effectively working. Woo! Grabe, sarap. Yamaha MT-15 guys, our new motorcycle sa ating collection. Na natin yung tires natin kung nagamit ba ng mabuti. Tenen. Eh na nagagamit nga oh. Sheesh. Nasa stock tires kasi ito eh, kaya ayoko i-push eh, nakakatakot. Kasi minsan napakakafeel ako ng dulas sa stock tires. Yung front, medyo hindi natin nagamit na maayos. Pero okay lang, quick ride impression lang regarding with this bike. Ayun nga, explain ko na lang din sa inyo kung bakit Yamaha MT-15 or kung paano ako nakuha itong bagong motorcycle ko na to. Actually guys, wala na akong Yamaha Aerox. Ito na yung pumalit, itong Yamaha MT-15. Don't get me wrong guys, sobrang sarap gamitin ng Aerox, especially when it comes to city riding. Ang dali niyang dalhin, ang dali niyang gamitin, kasi stop and go, throttle lang, ang dali pang isingit, di ba? Laki pa ng compartment. Hindi ko man sinasabi sa vlog to, pero meron akong complaints sa bike na yun. As you all know, ilang beses kong nalong ride yung motorcycle na yun. Like, dinala ko siya sa Baguio, dinala ko siya sa Bicol, nakapag-ilocos ako, ganyan-ganyan. Which is in my experience with that bike, okay siya dalhin, okay siya gamitin, kaso sa totoo lang, ang sakit niya sa katawan. Ang sakit na to the point na every time na dumadaan ako sa mga matatag na kalsada, instead na makareceive ako ng comfort sa kanya, eh parang nadodoble yung sakit na nataramdaman ko. Ang history din kasi ng Aerox na yun, sinuwap ko lang din yung ADV ko for that Aerox. Hinahanap-hanap ko yung suspension ng ADV sa Aerox, which is Aerox is designed for city riding talaga, in my opinion. City riding and racing purposes. May ilan akong nakikita or kilala na naglo-long ride nagamit ang kanilang Aerox. Wala silang complain. Ako naman, based on my experience, yun ang napifeel ko. Kasi kanya-kanya naman tayo, iba-iba tayo na ano eh, nararanasan, iba-iba experience natin kung ano man yung nakukuha natin sa isang motorcycle. Ang experience ko sa aking Yamaha Aerox is okay na okay siya when it comes to city riding, okay na okay siya sa cornering, okay na okay siya, especially yung kanyang power. Pero pagdating sa comfort, to be perfectly honest, hindi siya for me. May mga ganyan kasi talaga tayong motorcycle. May mga ganyan motorcycle na sa una okay, pero katagalan, parang hindi na pala.
Parang ganun. And matagal ko na rin talaga gusto magkaroon na isang bike na katulad na itong Yamaha MT-15 na may pagka naked bike, comfortable, maganda suspension, stable, and okay na okay pang long ride. Kaya I've decided na iswap ang aking Yamaha Aerox into this bike, itong Yamaha MT-15. As you all know, meron akong Yamaha MT-03 na same sila ng character, nagkaiba lang sila sa engine in my humble opinion. So, dalawang motorcycle na ako merong naked bike. Si MT-03 gusto ko talaga siyang i-long ride. Kaso nanghihinayang ako sa bike na yun when it comes to long ride eh. Kasi hindi ko kaya yung maintenance, hindi ko kaya yung tires, hindi ko kaya yung gas. Ayoko mag-pretend sa inyo na kaya kong i-maintain yung ganong klaseng motorcycle tapos pinalo-long ride ko. Kaya nga madalas ang ginagawa ko sa MT-03 dito-dito lang talaga sa Ternate, Marilake, ganyan, pinakamalayo nga lang ng MT-03 ko sa Jargiel's Peak. Yun lang ang pinakamalayo niyang narating. This time, eto ang plano ko for this bike is gagawin ko siyang my touring bike. Ito yung pang long ride ko. Ito yung pang endurance ko. Ito ang gagamitin ko for that purposes. GTR, sinabi ko sa inyo dati na gusto ko siya gawing touring bike. Capable si GTR. Kaya lang, bitin kasi ako sa gas tank niya. Nalilita lang ako sa gas tank niya. May mga times na kailangan ko lagi magpagas. Minsan pa nga, dumating ako sa point na napunta ako sa liblib na lugar. Walang gas station. Nakakaba, diba? Parang ganun. Whereas dito, kampante ako na malaki ang katangi nito, kaya alam kong lalayo ako dito. Tapos ang tipid pa sa gas nito, guys. Sa totoo lang talaga, parang pumapalo siya ng 40 km per liter or mas higit pa, depende sa paggamit mo ng throttle. Gusto ko talaga magkaroon ng motorcycle na capable for long ride, capable for street riding, capable for endurance. Ayan, yan yung mga point ko sa motorcycle na to. Wala nang scooter. Although mamimiss ko ang capability ng isang scooter when it comes to riding, especially sa city rides. Wala eh, ganun talaga yung mga times na kailangan natin mag let go ng motorcycle. So I'm not sure guys kung maintindihan nyo ako, pero maintindihan nyo man ako hindi, wala na rin ako magagawa eh. Kasi dito ako nag-enjoy eh. Dito ako mag-enjoy kasi dito sa bike na to, hindi ako mabibitin sa gas tank, hindi ako mabibitin sa power, hindi ako magre-reklamo sa suspension kasi napakaganda na suspension ng bike. Handling wise, comfortable. So, lahat ng parang hinahanap ko sa isang motorcycle nandito sa bike na to. Para sa MT-03 ko, hindi ko siya ma-let go during this time kasi lahat ng hinahanap ko sa isang motorcycle kayang gawin ni MT-03 kasi napaka-versatile. Same goes with my Yamaha MT-15. Versatile bike, pwede pang long ride, pang city riding, cornering. Yes, nandito sa bike na to yung hinahanap ko sa isang motorcycle. Kaya ayan, yan yung reason kung bakit sinuwap ko ang aking Aerox to Yamaha MT-15. Pwede nyo isipin, anong mangyayari sa MT-03 ko? Kasi same naman sila ng motorcycle, same sila ng character, diba? May plano ako sa bike na yun pero hindi ko manasasabihin sa inyo kasi syempre surprise na lang. So surprise ko na lang kayo. Kaya tuloy na ginawa ko dito, surprise na lang din, diba? It's our new bike. I'd like you to meet my Yamaha MT-15. Nakaisip na agad ako ng pangalan, si Maya. So yun guys, I hope nag-enjoy kayo sa pag-reveal ko kay Maya. Maraming salamat kung sinusuportahan nyo ako dahil sa paggawa ko ng content na ganito. And mayroon tayong bagong gagamitin na motorcycle. And pahintayin na lang din pala ng mga upcoming vlogs ko, yung mga pending vlogs ko, kasi napakarami pa. Ang dami ko pang hindi na-upload, hindi ko makapakita sa inyo. Please bear with me guys, i-upload ko rin yung mga yan. So yun, dito ko na natatapusin ang vlog. Maraming salamat sa pag-load, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. YOLO drill. Ride safe. Peace out!